No guys, natapos ko rin yung DIY bathroom. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko inayos yung DIY bathroom ko. Sa kaya-kayang halaga pero elegant tingnan yung mga gamit. So ayan guys, yung laboratory ko, hindi na siya dipatong na yung ginamit kong laboratory. So mura lang naman to guys. Ayan, so nag-assemble ako ng patungan niya. And then, ayan guys, puro stainless 304 ang gamit ko. So, ganyan ko lang siya ginawa. Then, itong salamin, ayan. 50 by 60 ang sukat niya. So, naglagay na rin ako ng soap dispenser. So, para hindi na ako kailangan maglagay ng lagay ng sabon. Then, naglagay na rin ako ng exhaust fan. Then, ayan ang kisame ko guys, PVC plastic. So, light wood style siya. Then, ayan yung ilaw ko, LED. Then, guys, ito yung bathroom, toilet bathroom. So, dinikit ko lang to guys. So, hindi na natin kailangan yung semento dahil mabigat na siya. So, kailangan nyo lang idikit din. Ayan guys. Ngayon, pagtatakpan nyo, itutulak nyo lang siya kung saan na siyang bababa kasi parang hydraulic siya. Ayan. Hindi siya biglang bababa. So, kagandahan niyan, hindi mababasag yung takip natin lagi o basag ito kung sakali mabiglang may takip. So, guys, ito may dual flush din siya. Ito pag urinal and ito pag pupo. Yan. So, pakita natin yung ano niya. Guys, kahit nakadikit siya, wala siyang tumatagas, basta unahin lang natin yung pagdikit ng tiles. Then ayan, 304 stainless na rin yun. Drain plug ko. Naglagay na rin ako ng bidet para hindi na natin kailangan magtimba. Then, eto, naglagay na rin ako ng shower enclosure para kung sakali mag-shower, hindi laging basa dito sa toilet room. Ayan guys. So smoke type yung pinili kong glass para hindi siya nilag sa loob. Hindi siya ma-clear, makita sa loob. Then switch ko, ayan, classic type, flat type. Then naglagay na rin ako ng hook instead na towel na sampayan, sabi na lang hook. So dalawa yan nilagay ko. Isa. So, mga mura lang yan mga materials ko guys pero elegant tingnan. Then itong tiles ko, naglagay ako ng Hacksen 30 by 60. Then yung flooring ko is 30 by 30. Punta naman tayo sa shower room. So ito, naglagay ako ng ito, ano nga pala to, lahat ng gamit kong ganito na mga accessories is aluminum. Hindi ako nagamit ng stainless para kasi ang stainless, yung mga tornilyo niya walang takip. Compare sa aluminum, then mas mura siya. So, lagay ako niyan. Then, ito yung shower. Head shower ko, meron siyang anong tawag dito? Meron siyang parang bidet. Then, lagay ako ng sabon dalawa kasi separate kami ni Mrs. ng sabon tsaka ng mga bata. Ayan guys. Then may heater din pala ako. Ayan, kasi itong head shower ko is hot and cold yan. So ipihitin nyo lang dito. Uy, hindi ka magbasa ang cellphone. Hindi pala naka-off. Ayan. Ayan siya na. Hindi pa kabisado. So ayan guys,
Ito ang poset, pwede nyo itapat kahit saan. Lipat natin. Head shower. Then, lipat pa natin. Bidet. Then guys, ito-turn natin sa kaliwa para naman sa heater. Ang magsusupply sa kanya is heater. So, ganun din function niya. Ito yung pinaka-control niya sa tatlo. Magpapalit-palit kayo. Yan. Ito yung pinaka-off niya. So guys, ganito lang kasimple yung DIY na bathroom ko. So, yung labor nga pala, ako lang pala gumawa nito. Ako nag-tiles, ako nag-skim coat, nag-pintura, ako rin nag-install lahat, guys. Kung sino gusto magpagawa dyan, para-renovate ng CR o may magpagawa ng CR nila, huwag kayo may yung mag-contact sa akin. So, ayan. Ito pala, nabili ko lang Soroplast. Sayang eh. Na-pull out sa condo yung water heater ko. Mas maganda may shower enclosure para pag ganun yung toilet nyo, hindi siya lagi nababasa. So, ang team ko kasi is all about gray sa CR. Kaya kung mapapansin nyo, gray lahat. Accessories, yan. So, thank you guys. I hope you appreciate yung pagkagawa ko ng kung paano ko i-design yung simpleng bathroom. Ayan guys. So, sa mga magtatanong kung magkano inabot, mag-message lang kayo, direct message sa page ko or sa messenger. Thank you guys. Yan, may bagay sa'yo dyan.